anong ginagawa niyo sa labas? David, pinalayas kami ni Lucy. Inangkin itong bahay na bigay sa amin ni Adam. Ba't hindi po kayo humingi ng tulong? May mga pulis kanina eh, pero sumusunod lang sila sa legal na papeles na meron si Lucy. Siya ang legal na asawa eh. Ano ba naman ang habol namin doon? Anak? Anak, sorry ha. Hindi ko alam na hanggang sa huli pagdudusahan mo yung mga kasalanan ko. I'm sorry. Wala kang dapat ikahingi ng tawad sa akin. Wala tayong kinamkam, wala tayong kinuwang kahit na ano. Kaya wala kang dapat ikasorry. Ha? Gia, dito kayo sampana natin yung sasakyan ko. Doon muna kayo sa bahay. David, hindi niya nakakahiya. Gia, ano nakakahiya? Gabi na, oh. David, huwag na lang nakakahiya. Tita Kay, kung nangyari yan sa amin ni Ma'am, iiwan niyo lang ba kami? Hindi niyo ba kami pasisilungin? Kakayanin ba ng konsyensya niyo na iniwan niyo lang kami sa kalsada? Hindi po, di ba? David, huwag na. O, saan nga kayo pupunta? Saan kayo sisilong? Gabing-gabi na, oh. Meron ba kayong pambayad ng rental? Advance deposit? Lahat-lahat lang yun. Hindi mo naman kami cargo, eh. Gagawa kami ng paraan. Pag nalaman nila to, sigurado malaking gulo yun. Huwag na, David. Madadamay pa kayo. Gia, come on, for once, tama na muna yung hiya-hiya. Okay, be reasonable. Okay, so saan nga? A motel? A partel? Diba, sayang pera. Okay, I'm sorry if I offended you. Okay, pero magalit na kayo kung magagalit kayo. Hindi ko kayo pwede pabayaan. Pansamantala. Salamat, David. Andre. Oh, napatawag ka. Gab, may kumakalat na balita. Totoo bang anak ka ni Sir Adam? Oo, totoo. Kung ganun, matutulungan mo kami. Ang laki ng problema sa loob. Ha? Bakit? Ano nangyayari dyan? Binibenta na yung Dragon. At ang balita, malapit na magsara yung deal. May dadaling mga bagong tao ang Chuas para palitan kami. Halos lahat kami dito. Mawawala ng trabaho. O sige, titignan ko kung anong kaya kong gawin. Sa guest room. Guest ko kayo. Huwag kayo mahihiya. David, salamat ha. Malaking bagay ito. Ang dami mo nang naitutulong para sa amin. Na nahihiya na nga kami. Eh, hanggat makakaya ko. Gagawin ko para sa iyo. Para sa inyo. And I'm sure yun din ang gugustuhin ng mom ko. Speaking of mom, at ito na siya. Oh, anak, nandiyan na ba sila? Yes, mom, here. Helen, pasensya na ha, makikisilong muna. Naku, ano ka ba? Wala naman dapat ihingi ng pasensya. Na-text na sa akin ni David yung nangyari. Nakasalpahe talaga nitong si Lucy. Mabuti na lang naabutan yung si David. Oo nga eh. Pasensya na Helen, nahihiya nga kami. Pero bukas na bukas hahanap na kami ng malilipatan. No! Bakit kayo nagmamadali? Kay, Gia, nagdadalamhati pa kayo. Sunod-sunod ang problema ninyo. Hindi masamang tumanggap ng tulong para naman maibsan yung bigat ng pinagdadaanan nyo. Eh, tita, sigurado ho kasi na marami masasabi yung mga tao. Just let them. Bakit bahay ba nila yan? Wala naman silang karapatang humusga. Basta kami ni David, bukal sa loob namin ang pagpapatuloy dyan sa inyo, ha? Pag kayo nagmadaling umalis, mag-aaway tayo. Okay? Salamat, Helen. Bye, Mom. Oh, Gia, may kailangan ka?
Kukuha lang sana ako ng tubig. Magpapaalam lang sana ako sa'yo. Ano ka ba? Huwag ka na magpaalam. Kumuha ka na lang. Sige. Okay ka pa ba? Hindi lang ako makatulog. Ang dami lang gumugulo sa isip ko. Ang ginawa ni Tita Lucy was too much. Mag-isip sila parang hindi na tao. At hindi talaga sila papayag na makuha mo yung pamana mo sa papa mo. Handa naman ako magbanat ng buto eh. Magtrabaho. Hindi ko nga inaasahan yung mana na binigay ni Papa. Pero, ang tratuhin kami ng ganun, hindi siguro gawain ng matinong tao yun eh. Hindi na sila magbabago. Isa lang ang solusyon dyan. Umalis kayo, talikuran mo. Just be with Mom and Michael sa Singapore. You start a new life. Yun din naman yung pinaplano ko. Pero, hindi ko pa kasi kaya umalis dito hanggat hindi ko nare-resolbahan ang nangyari kay Papa. Sige, basta kahit anong mangyari, nandito kami. Kaya hindi ka nag-iisa. David, maraming salamat ha. Sa lahat ng tulong ninyo ni Tita Helen. Sir, eto na. Lumabas ang search warrant ng kailangan nating persons of interest. Yung dalawa? Bahay ni Gia Wong at ni Lucy Wong. Andiyan na, sir. Naku, we have to act fast. Oo, ang Dragon Empire Builders, binibenta na. Natanggalin lahat ng employees? Kawawa naman yung mga taong mawawala ng trabaho. Exactly. That's why we have to do something. Ano ang pwedeng gawin? Wala naman tayong preba. Wiped out lahat ng ebidensya. Magmumukha lang naman kami mga desperadong naghahabol sa mana. Sa totoo lang, kung kami lang ang masusunod, mas gusto namin talaga ng tahimik na buhay. No, Kai. You have to take what's rightfully yours and Gia's. I care about you. Pero, pinaghirapan ni Papa to. Legacy ni Sir Adam Wong yun. Sandali lang. Hello, Simon. Okay, kamusta na? Actually, hindi okay. Pinalayas kami sa bahay. Nakapangalan kasi kay Adam, kaya kiniklaim ng legal na wife ang lugar. Kailangan niyo ba na matutuluyan? Hindi, okay lang kami. Nakikituloy kami kay David. Aalis na rin kami doon pag kaya na namin. Mabuti naman. Actually, kaya ako tumawag. Pupunta dapat sana kami sa bahay ninyo. May search warrant kami. Suspect pa rin ako? Gagawin namin to sa lahat ng involved and persons of interest. Parte ito ng mga investigasyon na dapat namin gawin. Mabuti na rin yan. Para tuluyan na kaming maklear. Kai? Baka meron kayong mga personal na gamit na kailangan nyo pang kunin. Pwede na kayong sumabay sa paghahanap namin. Sige, salamat, Simon. Si Ate Gia, inaya ko siya may pag-banding. Nako, tama yan. Pag-usayan mo, anak, ha? Kailangan maging super close kayo ni magkapatid. The closer you get, the super tighter the kapit to the super major na kapagmana ni Adam Wong. Sige, text mo na. Sige, I don't wait. Parang destiny na pinili mo magtrabaho sa Dragon Empire, no? Hindi mo alam na
papa mo pala si Papa Adam. Oo nga eh. Pangarap ko lang din na makapagtrabaho sa Dragon. Nagulat nga ako na papa ko pala yung may-ari. Sinabi rin sa akin ni Mama yung totoo nung malaman niya na bababa na si Papa. Tapos si turn over niya na yung presidency kay Dana. Alam kasi ni Mama na kapag si Dana na, medyo puwera lang ako bilang anak. Tsaka nagpa-DNA kami. Since it's positive, nag-iwan ng will si Papa. Ganun talaga si Papa. Sobrang generous. Gusto niya lahat magkaroon. Pero, ate, sa totoo lang, hindi ko naman talaga gusto yung money. Gusto ko lang acknowledgement galing kay Papa. Hindi na mangyayari. May acknowledgement man o wala, alam naman natin na pinapanood tayo ni Papa ngayon. Gusto niya magkasundo lahat ng mga anak niya. All his life, yun ang ginawa niya. Pero yun ang hindi nangyari. Pero at least, tayong dalawa, may nagkasundo pa rin sa anak niya. Gia, salamat ha. Sana nga, sana mas mahaba pa yung panahon niyo ni Papa na magkasama, no? Sayang, maiksi talaga ang buhay. Pero Ate Gia, kailangan natin ipaglaban yung kumpanya. Huwag nating hayaan na maibenta lang ni Madam Lucy. Kasi kahit papaano, doon ko nararamdaman yung presence ni Papa sa Dragon Empire. Ate Gia, pag nawala yun... Pareho naman tayo eh. Yun din ang kinakatakot ko. Mahal na mahal ni Papa ang Dragon Empire. Kaya wag na wag nating hayaan na mapunta yun sa ibang tao. Sandali ah. Hello? Ho? Sa bahay? Ah, sige, sige. Papunta na ako, ma. Okay. Gab, kailangan ko na umalis, ha? May emergency daw kasi ngayon sa bahay, eh. Okay ka lang? Oo. Ah, sige, kailangan sige. Ba ng tulong? Ate Gia, kailangan mo ng tulong? Samahan na kita. Ma? Ano nangyayari ano? Ito? Sa'yo ba itong hard drive na to? Ha? Hindi, wala akong ganyang hard drive. Simon, wala kaming ganyan. Ako naglilinis ng bahay. Hindi sa amin yan. Dito ko na ito. Huwag mo na hawakan. Yalong, pa-check mo agad kung pwede may isang bala man ito, ha? Sige, sir. Ako ng bala. Balita mo ako pagkatapos. Sige po. May nawawala ang hard drive mula sa CCTV records ng Dragon Empire. May importante ang dokumento to mula dun sa area ng opisina ni Ms. Wong. Ha? Baka yan na nga yun. Pero, bakit nandiyan dito sa bahay? Eh, kung yun na nga yun, mas mainam. Para magkaalaman na. Pero, sa itsura mo kang winasak. Maisasalba pa ba yun? Tingnan natin. Malalaman natin. Sana nga masalba pa to, no? Sige, babalitaan ko na lang kayo. Mauna na kami, ha? Salamat, sir. Lakad na tayo, boys. Sige, sir. Tara. Thanks. Wala kaming idea kung paano napunta sa apartment yung hard drive. Natatakot nga kami, nag-aalala kami ni Gia. Baka kami ang madiin. Hindi kay Gia yun, hindi rin sa akin. Saan ko naman gagamitin yun? Baka pinlanta. Totoo, tita, dahil wala na kayo doon. Sana lang
ma-recover pa rin yung laman ng hard drive, ano, kahit wasak na. Sana nga. Sino pa ba ang pwedeng magplanta? Madam Lucy? Dana? Amanda? Gab? I doubt kung gagawin ni Gab yun. Wala naman siyang ganung galit at puot. Nakakaawa na nga siya eh. Ang sabi niya, ang gusto niya lang kilalanin siya ni Papa. Stress. Hello, Dana. David, where are you? Nasa bahay. Can I talk to Michael? Kahit saglit lang. Wala dito si Michael. But you're a liar. Dina, kailangan masanay ng bata na hindi ka nakakausap. But you're so selfish, David. Selfish kayo. Ikaw, si Gia, lahat kayo selfish. Dina, ang problema mo kasi. All you do is naninira ka at nanggugulo. Ang sabihin mo, pinagkakaisa niyo ako. I hate you. I hate Gia. Give me back my Michael! May iba lang akong nakukutuban na hindi ko mawari. Hindi ko talaga mapagkakatiwalaan yung si Amanda. Ako din nga, May. Hindi ko rin makalimutan yung ginawa niyang pagnakaw sa mga designs ko noon. Pero, ibang sitwasyon kasi yung kay Gab, May. Hindi pa rin natin sila lubusang kilala. Kaya dapat dobling ingat tayo, anak. Kasi ang hirap sa panahon ngayon, hindi natin alam kung sino ang kakampi at kaaway natin. Ma, hindi naman nila alam kung saan tayo lumipat ng bahay. Ang tanging nakakaalam ay si Auntie Lucy at si Dana. Hindi pa rin tayo nakakasiguro. Halata naman sa pananalita ni Amanda na malaki ang interes niya sa makukuhang mana ni Gab. Pero bakit tayo? Eh wala din naman sila makukuha kung tayo ididiin nila eh. Hindi rin naman lalaki yung parte nila. Hindi ko masiguro, anak. Basta may kutub ako. Ma, hindi naman sa kinakampihan ko si Amanda, pero between Amanda at kay Auntie Lucy, parang si Auntie Lucy yung magdidiin sa atin, ma. David? David? Dana! Napa mo dyan? David? David? Oh! Kailangan ko lang nakausap. Tatawagan sana kita, pero alam ko namang hindi masasagutin yung tawag ko eh. Kaya pumunta na lang ako dito. Buti gising ka pa. You know what, David? I may be a very strong woman. Pero alam mo, tao lang din ako. I get lonely. And you know what? I've reached rock bottom. I lost you, I lost Michael, and I lost Papa. And that stupid will. Lahat yun nawala sa akin dahil kay Gia. David.
really hard to love. Ganun ba kahirap? Ang sabi mo sa akin, imposible maging kayo ni Gia. Bakit hindi na lang ako? Tumino, lasing ka lang. You're drunk. Ako na lang, David. You're drunk. I know I'm drunk, but... Sinasabi ko lang sa'yo. Alam ko yung sinasabi ko. And I want you. I can't live without you. Hindi ako magiging masaya nang wala ka, David. So please, 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 David, please. Just let it go, okay? Just let it go. No, no, please. Please, huwag mong gawin to sa sarili mo. Please, please, huwag mo itong gawin sa sarili mo. Huwag mo itong gawin sa sarili mo. Just let it go, okay? I can't let go. I can't. You know what? Kung nahihilo ka, ako mag-ahatid sa'yo pa. No. Right? I need you, David, please. Can you just let go? No. Dana? 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 Morning, anak. O, magluluto na ako ng almusal, ha? Sige ho, maaga din po akong aalis eh. Oo. Ma. Ha? Naku, anak. Magkakagulo si na David at Dana kapag nalaman nandito tayo. Lisa tayo! Na ba si Dana? Wala pa, ma'am. Nag-check sila sa opisina. Nag-out daw sa parking si Ma'am Dana nang bago mag-alas 12 ng gabi. O baka naman tumawag? Nagbilin! Nag-usap pa naman kayo. Yes, ma'am. Wala po. Wala talaga pong tawag si Ma'am Dana. Nasaan ba ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Akala ko, binabangungot lang ako, pero totoo pala. Ano, hindi ka pa rin tapos sa kalandian mo? Ngayon, live-in na trip mo? Dana, mali ang iniisip mo. Ako ang nagpatira sa kanila dito. Okay? Kung hindi sana sila pinalayas ni Mama Luso, eh di sana! Eh sana, nasa kalye sila. Naghihirap. Bakit hindi na kasi mamatay kayong dalawa? Para matapos na lahat ng mga kapestyan sa buhay ko. Alam mo ikaw, kaya pala nananahimik ka, no? Kasi you have everything that you need. Oh, you have a wife?
You have a son at ngayon may binan ka pa. One big happy family! Wow! Hindi totoo yan. Nandito kami, nakikisilong lang kami kayla David dahil walang-wala kami, Dana. Buti nga sa inyo. Where's my son, ha? Michael? It's not a good environment for my son. Wala dito si Michael, Dana. Wala kang karapatan kay Michael. Mas wala kayong karapatan sa anak ko! Mga ni Moral! Nilayo namin si Michael dahil hindi siya dapat mamulat sa violence. Dahil sa nangyari sa papa mo! Talaga, ha? Ha? Pero sa immorality, pwede? Ha? Sa infidelity, pwede? Dana, stop this! I'm gonna get Mike, my son. Michael! 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 Where's my son, ha? Asan yung anak ko? Hindi! Huli ko yung anak ko! Kung hindi mo kaya, umuwi, hatid kita! Hindi! Kaya ko sarili ko! David, mauna na kami. Pasensya na ulit sa gulo. Sige, patayin ko, babae ka tayo. Dapat Dana! Ano ba? Bitiyoy na ako! Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo na hindi kami magkakarelasyon ni David? Ang tanging mahalaga sa akin ngayon ay mahanap ang hustisya para kay Papa at ang katahimikan ng anak ko. Kung hindi yan pumapasok sa isip ko, siguro problema mo na yun. Lumayas ka! Lumayas kayo! Ka bahay mo ba to, ha? Hindi ka na, anak! Stop! Dabla! Dana, stop! Please stop! Tita Kai, you just go! Huwag mo nang uulitin to! Umalis ka na dito! Umuwi ka na! Pinaalis mo ha! Ako pa ngayon! Mukha ba? Why are you fucking making them stay here? Bakit po sila tinutulungan? Because kailangan nila ng tulong! They're oppressed! Wow! Oppressed! Woo! Big word! Kawawa naman yung mga oppressed! You know what? If the same thing happened to you, I would do the same thing! You're a liar! Liar! Walang nagsisinungaling sa'yo! Walang nagsisinungaling sa'yo! Eh sige, saktan mo pa ako! Saktan mo pa ako! Go! Go! Wala sa inyo ang matatahimik at sisiguraduhin ko na wala sa inyo magiging masaya! So, anong oras nag-out si Dana sa parking natin? Ha? Paki-check mo nga. Bilisan mo lang. Never mind. Saan ka nang galing? Ha? I've been calling you all night, pero hindi ka matawagan. Alalang-alala ako sa'yo. Dana, kamamatay lang ng papa mo. Please, don't do this to me. Don't do what? Sinira mo na nga lahat. Ikaw may kasalanan na to, eh. Ano? What are you talking about? Pinaalis mo si Gia at si Tita Kai sa bahay nila, tuloy nakituloy sila kay David. Sila mo magkakamabuti yung dalawa. Oh my God, aga-aga. Please don't nag me, ha? Ang dami ko nga problema. Uunahin ko pa ba yung David na yan? You look pathetic. Tigilan mo na yung si David. Shh! Ano tawag ito sa guardhouse? Hello? Ano? So, pinapasok niyo? Okay, fine. Papunta na yung mga polis dito, sabi ng guardhouse, ha? Please lang, unahin natin to. Ito muna asikasuhin natin bago yung David obsession mo. Please! Anak, kanina pa nag-text si David. Wala na daw dun si Dana. Tara na. Ay, Ma. Maya-maya na lang. Naiilang pa kasi ang humarap kay David, eh. Ako rin naman. Pero, anak, wala naman tayong choice, eh. Walang-wala tayo. Sa bahay naman ni Naninang Donna mo at Cindy, puno na rin daw. Tumawag nga rin ako kay Summer at kay Abby. Ang sabi, puno na rin daw lahat na nirerentahan sa kanila. Kahit nga daw kwarto, wala na eh. Ewan ko ba, akala ko, nung natapos na yung annulment, tapos na. Nung nakuha na natin si Michael, tapos na rin. Wala yatang katapusan tong pagpapamukha sa akin sa kasalanan na gawa ko eh. Anak, pinapamukha lang nila sa'yo. Dahil hindi talaga sila marunong magpatawad.
Sige, ma. Punta lang ako ng ospital. Sabi ko naman kasi kay attorney, mga umaga ako pupunta doon. Dadaanan muna ako doon. Malapit lang naman eh. Sige, ma. O sige, anak. Ingat ka. Ang aga nyo na naman. I don't have time to spare kasi I have to get ready. Papasok pa ako sa opisina para magtrabaho. May mga katanungan na ho kami, Mrs. Wong. Tungkol sa gabing nabarila si Mr. Adam Wong. Nung pagitan po ng pagbagsak ng baril at pagpaniko ni Miss Estrella kay Mr. Wong, saan ko ay nagpunta? Wala. Dumiretso agad ako doon. Bakit? Ang sabi kasi ni Miss Kay Estrella, eh hindi daw kayo nakasunod agad sa opisina ni Mr. Wong. Meron ba kayo ibang ginawa o pinuntahan? Wala nga. Kay-kay kayo makikinig? Eh, syempre gusto niya ako idiin. Ang hirap kayang umakyat baba ng hagdanan na naka-high heels. Mrs. Wong, meron ho tayong hinahanap na third person dito. Kung gusto niyong bigyan talaga ng hustisa si Mr. Wong, sana makipagtulungan ho kayo sa amin. Ngayon, yung sinasabi niyo ho na may hinahabol kayo sa hagdanan, namumukha niyo ba siya? Ano ba itsura? Hindi ko nga alam. Katulad ng sinabi ko before, si Kay Estrella ang hinahabol ko at yung third person na sinasabi niya, imbento lang niya yan sa statement niya. Bakit pa akong hinaharas niya ngayon? Asawa ko ni Adam Wong. Hindi ko siya kayang patayin. Ano yan? Nakuha sa bahay ni Nakay na mag-imbestiga kami doon kamakailan lang. No signs of breakage, walang nanakaw. Oh, eh, ayun naman pala eh. Baka kasi wala naman talaga nagplanta. Baka wala naman magnanakaw sa hampas lupang bahay nila. Oh, sa kanila nyo yan nahanap, di ba? Baka si Kaya nagsalisi at nagnakaw ng hard drive na yan para pagtakpan ang dapat makita. Hindi ko alam yan. Ngayon ko lang nakita yan. Hello, Gia. Hello, Ma. Nadalaw ko si Attorney Marquez. O, kamusta? Anong balita? Good news, ho. Conscious na po siya. Dumilat ho si Attorney Marquez ngayon-ngayon lang. Salamat sa Diyos. David, yung abogado ni Adam, gising na. Pauwi ka na ba? Hindi pa ho, may aasikasuhin pa po ako. May job interview. Ganun ba, anak? Good luck sa interview mo, ha? Mag-iingat ka. Kayo din ho, ma. Ingat po. Okay, bye. Mrs. Wong, paano niyo mapapaliwanag ngayon, kaisa-isang fingerprints dito sa plastic at hard drive na ito, nag-match ho sa inyo. Alam ko! Kung mabuti po ho, sumama na lang ho kayo sa amin sa presinto. Hell no! Mrs. Wong, magdo-double check lang po tayo ng fingerprints inyo. Hindi! Ako si Lucy Wong! Sige na po, you yan can't do this to me! Na, I'm sige Lucy Mrs. Wong! Magdo-double check lang na. Po namin. Sige na po. Tawagin mo yung attorney ko now. No! Tawagin mo tayo, Mrs. Wong! No! No! No, you can't do this to me. No. No. Mama Joy! Mama Joy! Call her! 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 Call her
Tita Kai, nag-a-apply si Gia? Ay, napag-usapan na namin ni Patrick na siya yung gagawa ng mga projects namin. David, gagawin niya pa rin yun. Gusto lang ni Gia ng dagdag income. Pero kaya naman niyang pagsabayin. Eh, alam mo na, meron lang talaga kaming hinahabol. Pero Tita Kai, what I'm offering is less stress. Ang bigat-bigat na nang pinagdadaanan ninyo. Alam mo, kahit pala sobra yung naging gulo noon, sinuwerte pa rin talaga yung apo kong si Michael. Kasi ang ama niya hindi lang mabait, masipag at bukas palad. David, huwag kang magbabago, ha? Ah, si Michael! Oh, sige, kamusta mo na lang ako. Magluluto na ako. Sige, Tita Kai. Salamat. Okay. Salamat. Michael! Good morning, Daddy! I miss you! I miss you! Ma. Ay, ako, ilang hilo ako. Ilang hilo ako kanina. I felt so terrible. Nahimatay ka kanina, Ma. Minaresto ka. Tapos dadalhin ka sa presinto kaso nga lang tumaas yung BP mo, kaya... Buti na lang hindi ako natuluyan. May mission pa ako. What's happening to you? Are you okay? I mean, ano, stress ka ba? Kulang sa tulog? Yeah, yes, I am. All of the above and more. Stress, chest pains, aches and pains, bala ulo hanggang paa. Ay, nako. Kamamatay lang ng asawa ko. Tapos, pinasahan ka pa ng kalokohang last will and testament na yan. Tapos, pagbibintangan ka, nanunog ng sunog ng may sunog. Tapos, pati ngayon, pati murder na asawa ko, ako ididiin. Aba, syempre, sino ba naman ang hindi masistress niyan? Bibigay, syempre, bibigay ako at some point. Anyway, may mga nurse na pupunta. Tapos, the doctor will check up on you every day. I already called Attorney Wilson. Papunta na sila. Good. So, kailangan hindi matuloy yung pag-aresto sa akin kahit maglabas pa ako ng daan-daang milyon. So, hindi ako pwedeng tumapak sa jail, ha? Yes, ma'am. Grabe, Tita Kai. Sobrang sarap. Sure kayo hindi ka mag-breakfast? Maya-maya na ako, David. Tapos ka na ba? Ay, baba niyo na. May cleaning lady na pupunta, Tita Kai. Maliit na bagay. Ano ka ba? Pagkatapos nito, sasaglit ako sa palengke, David, ah. Kasi itutuloy ko yung pagbebenta ng packed lunch dun sa office nila Donna at saka ni Cindy. Sige po. Ha? Hindi na. Ako na. Maliit na bagay. Pahinga ka na. Salamat. Oo. Ma? Coffee and cinnamon? Okay. Just leave it there. Oh, better go. Hmm? Better go. Iiwan kita dito? Oo, alam nga naman yung kumpanyang iwan mo. Nandito lang ako. Ituloy mo lang yung pakikipag-usap with the Chuas. And make sure na matuloy yung bentahan. Pero paano yung board members? Halos majority sa kanila nagbago na yung isip. Alam natin na they have a big say, in these matters. Of course, they have a say, but we have the biggest say sa usapang ito. Dahil ang shares ng papa mo ay sa atin na. So, diskartehan mo na yan. Ipitin mo. Make sure na they should feel they should operate otherwise. Malilos ito para sa kanila. Na-draft ko na yan, Ma. Na-send ko na rin sa email. Good. Basta kailangan ibenta na yan hanggat wala pang ebidensya na makakaharang dyan sa bentahan.
Hello, Dom? Ano balita? Gising na daw si Atty. Marquez. Siya ang sinasabi ko eh. You have to act now and act fast. Okay. Yes, Jefferson, finally! Alam mo, limang beses na akong tumawag sa inyo. Oh my God, you're so busy, ha? Ko talaga, gustong-gusto mo talaga nagpapahabol, no? Of course not! Business to, no, as usual. Ano pa nga ba? No. I just wanna let you know about the sale and for pushing through with it. Wait, what? Anong sa iba na lang? Hindi. Hindi naman kami nagmamadali. Yeah, no rush. Wait, ano? Dinner? I mean, dinner for what, ha? Na-discuss na namin ni Mama lahat sa'yo, ha? Paulit-ulit, Jefferson? Ano ka ba? You know what? Just get over it. Ever since, wala na talaga. As in, there can never be us. Please, move on. hello? Wait, Jefferson, wait. Pasensya ka na, hindi ka pa namin ma-hire permanently. Racket, gusto mo? Oo naman. Ito ang isang project brief para sa isang townhouse project na matagal na tinatrabaho ng mga interior designers namin. Hindi lang nila makuha yung gusto ng kliyente, baka gusto mo subukan. Sige, maraming salamat ha. Pagpupuyatan ko to para matapos ko kaagad. Gia, hindi ba kamamatay lang ng father mo? By law, supposedly, dapat may makukuha ka. Mahabang usapan na yun. Ang importante, makahanap ako ng trabaho. Kahit racket lang, makapaghanap buhay lang para sa anak ko. Salamat ulit, ha. Sige. Sige, mauna na ako. Na lang masustroke na ako noon, ha? Magpalma lang kayo. Tatawagan po natin si Doc. O, yung mga result ng blood works ko na kinunan sa akin, kailan nakukuha? Pag tomorrow pa. Okay. Gising na pala ang abogado. Baka malagay ako sa alanganin. Hingi ako ng bonus. 5 million. Para... wala kang kinalaman sa sunog. Ganun talaga, Dana. Para dinner lang eh. Pagbigyan mo na si Jefferson. Nakakainis. Pati ba naman ako gustong bilhin? Nakaka-turn off. Wala namang mawala sa'yo. Annulled na ang marriage mo. Single ka na. Give him a chance. Never. Never say never. Balita ako eh, wala pa rin asawa si Jefferson. Baka naman. Mama, never nga. Ayoko. Sige na, I have to go. Meron pa akong aasikasuhin dito. Oh, sige. Gawin mong lahat ng magagawang para matuloy na yung bentahan na yan. And also, check on Attorney Marquez. Alamin mo kung anong next plan nila para maagapan natin. Wait ma, nandiyan na ba si Attorney Wilson? Dumating na ba? Yes, kanina. Winag-workout na nila na dito na lang ako sa bahay i-detain. Kinunan ako ng BP kanina. Taas na naman. Oh, delikado. Kaya nga mananagot yung investigador na yan kapag may masamang nangyari sa akin pag pinilit nila ako lumabas. Okay, that's good. I mean, it's not good na mataas ang BP mo. If you know what I mean. Yes, I know. Salamat sa high blood. See? I told you, hindi nila ako mapapatapak sa selda. Okay, ma. Mang Simon, may kibalita lang po sana ako. May lead na ho ba kayo sa kaso?
bukod dun sa nakuha naming hard drive dun sa bahay niyo, wala pa uli. Pero Gia, inaresto namin si Mrs. Wong. Kasi yung nag-iisang fingerprint na nakita namin dun sa hard drive, pati dun sa lalagyanan niya, ay sa kanya. Huh? Eh, nasan siya ngayon? Nasa kanila pa. Naka-house arrest. Nag-collapse kasi, tumaas yung presyon, kaya medyo high risk. Kailangan mag-stabilize muna siya para maiwasan natin yung stroke nang wala sa oras. Napaliwanag niya ba sa inyo kung bakit niya daw ginawa yun? Ano, ibig sabihin, siya yung nagplanta o nagpaplanta ng hard drive sa bahay namin? Para ano? Para idiin kami lalo? Sir, baka mareklamo tayo na naglalabas tayo ng resulta ng investigasyon sa ibang tao. Wala naman hong masama dun. Anak ko ako ni Adam Wong. At kahit makarating man to sa kanila, pagtatanong ko sa inyo, hindi naman siguro masama yun. Hustisya ang hinahanap ko para kay Papa dito. Gia, nag-iingat lang kami. Alam mo naman sa panahon ngayon, napakaraming version ng katotohanan. Masyadong maraming matatalino. At sinungaling, baka maipit lang kami ng wala sa katwiran. Pasensya na ho kayo, sir, ha? Ang gulo na po kasi talaga, eh. Parang may naglalaro sa amin. Parang pinaglalaro ang kaming lahat. Ilang naman kayo, eh. Pati rin kami. Naman, Gia, marami na rin kami nahawakan ganitong kaso. Maliligaw at ililigaw ka muna bago matumbo kang totoo. Pero huwag kang mag-alala. Pinadala na namin yung hard drive sa gagawa. Sana may salba lang laman ito. Sana nga. Nga pala, yung nawawalang kopya ng last will ng papa mo. Nalinawa na ba? Hindi pa ho eh. Matinig ka. Yes, hello. This is Dana Wong Chow, Dragon Empire Builders. I heard gising na daw si Attorney Marquez. Oo, nagpadala kami ng bulaklak dyan. I just wanna know kung dumating na. Yes, ma'am. Okay, that's great. So can I talk to him? No, ma'am, you can't. Why not? Saglit lang naman. Kakamustahin ko lang. Hindi pa siya nakapagsalita, ma'am. Yes, nagising. Nagmulat si attorney. At walang indication na naiintindihan niya ang mga nangyayari sa paligid niya. Oh, that's too bad. Anyway, I'll just call back, okay? Thank you. Tuloy-tuloy, serbisyo, publiko. May mga kababayan tayong nais manawagan sa taong bayan. Kayo naman po, Miss Kay Estrella. Go ahead, manawagan ako kayo. Nananawagan ako sa kapatid kong si Harry Estrella. Harry, kung nasaan ka, kumunta ka naman sa amin para malaman namin kung nasaan ka. Harry, sana napapanood mo to. Nag-iwan ako ng address dito sa istasyon dahil nakikitira lang kami ngayon. Sa mga nakakakilala po sa kapatid kong si Harry Estrella. Bossing! Kapatid nung Harry. Nakikiusap po ako sa inyo. Pabalikin nyo na po. Pauwiin nyo na po siya sa amin. Asa ka pa. Wala na yan. Eh di ba, Bossing? Wala na yan. Wala na si Harry Estrella. See? Fate is giving us more time to work things out. Kaya Dana, isan mo na bago pa makapagsalita at maging normal lang si Atty. Marquez. Bye-bye. Oh, good afternoon, Mrs. Wong. Lumabas ang results ng blood chemistry mo. And so far, may mataas, may mababa. Pero it's nothing alarming. Okay, all you have to do is rest and a little bit of lifestyle change. Okay? Oh, by the way, napamonitor pala ako ng BP mo since yesterday up until this morning. And so far, nag-normalize na yung BP mo. Okay? So, gagawa lang ako ng mga discharge documents here. Mrs. Wong! Mrs. Wong! Are you okay? Mrs. Wong! Mrs. Wong!
Aliyo. Ow. Mrs. Wong. Yeah, I can hear you. Hello, Bossing. Oh, pumunta ka dito sa bahay sa Rivera. Maglinis ka rito. Oo, ngayon na. Magdala ka ng sabon, Clorox, saka asido. Muriatic, yung asido? Oo. Bakit, Bossing? Ang baho na rito. Nangangamoy na, mabaho. Nilalangaw na si, ano, si Harry. Itapon na kasi yan, Bossing. Marunong ka pa sa akin. Umunta ka na rito. Oh, kamusta? Ano balita sa hard drive? Sinusubukan pa isalba. Miss Wong, aware ho ba kayo na mula nung gabi ng krimen? Napasa kamay sa mama mo yung nawawalang hard drive. Do you expect me to answer you without the presence of my lawyer? I'm innocent, wala akong alam. And about my mother's fingerprints, baka namang kayo yung nagplanta noon para madiin siya. Baba naman ho ng tingin niyo sa amin. Eh, ganun naman talaga, di ba? Ganun-ganun na lang. Matapos lang yung trabaho. Siguro naman, nadadaan ang lahat sa mabuting usapan. Miss Wong, magkakaiba ho ang mga tao. May mga natitira pa po. Marami pa kaming marangal at may pride ho sa ginagawa namin. Wow. Salute. Salute. Miss Wong, kamusta naman yung relasyon mo sa iyong ama? I'm very close with my father. Hindi naman niya siguro ipapamana sa akin ang pamamahala ng Dragon Empire Builders. Kung hindi, di ba? Tsaka maraming may alam nun. Yun ho ang alam ng marami. Pero may nalaman din kaming may iba palang habilin si Mr. Wong na may ibang dapat umupo, kaya lang inaram. What the hell are you talking about? Show me proof. Wala akong preba eh. Nabura. Actually, pinabura. You know what? I don't know where you get your sources. Pero halata namang fake news. Yung mga bagay na hindi naman talaga related sa kaso, pinakikialaman nyo pa. Kailangan talaga tingnan lahat ng angulo ba? Kaya tayo hindi umuusad eh. Kalat! Sabog! Focus, mister. Marami kami ditong naghihintay ng hustisya. I'm fine. Wala ka naman dapat ipag-alala. Wait. Pumunta ka ng ospital. And then you had to go through different tests. Pero wala namang nahanap sa'yo. Eh, booking na booking ka naman. So what? Ang dali-dali lang naman mag-imbento ng sakit. Anything para hindi nila ako madala sa kulungan. Oh, kamusta naman? Ano nangyari sa dinner ninyo with Jefferson? Wala na. Nireschedule na lang. But anyway, if they say yes, bibigay ko na kagad yung mga papers, tapos papasign ko na kagad. Thank God. Goodbye, Jefferson. Matatapos na rin ang pagpapahabol niya sa akin. Eh, ganun talaga. Ikaw ang may kailangan, maligaw ka. Yung ibang properties, ano na? All the properties under Papa's name are all on sale sa real estate market. And yung in-house broker natin, siya nag-aasikaso doon. And he said, everything's selling fast. Good. Mama, sorry, but I've been meaning to ask you. What? Paano ba napunta sa iyo yung hard drive? Paano mo nanako yun? Pati ba naman ikaw? Ninakaw? What a word. How can I steal something that belongs to me? Lahat ng nasa opisina, lahat ng nasa kumpanya, akin, sa atin. No, but Ma, it still has your fingerprints. Paano ka makakapag-deny? And ano pang meron doon? Bakit ba tinatago yun sa mga investigador?
Hindi ba dapat ilabas yun para malaman natin kung sino ba talagang pumatay kay Papa? Mama, meron ka bang kinalaman sa pagkamatay ni Papa? Ah! How dare you? Who dare you? You get out! Get out! Anak, mauna na ako sa taas, ha? Sige, good night. Pa. Good night, ma. Konting tiis na lang, anak. Magkakasama na tayo. Hindi na tinatanong kung bakit ako nung kaganito, Papa. And it's all because of Gia. Ako yung pinarurusahan mo, pero sila yung nagdurusa. Tuloy pa rin ang laban namin ni Gia, Papa. And I will prove to you that in the end, people get what they deserve. Sir, kumusta ang hard drive? Nahirapan pa sila i-retrieve eh. Pero may pag-asa. Pipilitin. Mabuti kung gano'n. Ay, teka. Si Lucy Wong, akala ko ba ililipat na rito? Hindi ba eh. May sakit pa daw. Oh, akala ko ba okay na? Meron pa. Mukhang terminal eh. Ano? Terminal acting. Sakit-sakitan. Ang hirap, no? Kapag health reasons ang delaying tactics, wala tayong magagawa, ipit tayo. Permado kasi ng mga doktor eh. Pero kung tutusin, convincing din naman yung acting. Kaya kung ano-anong test ang ginawa, yun ang hinihintay natin. Eh kapag sa kamay natin yung lumuba eh, yari tayo. Saklap talaga. Sir, tinungo tayo. Uy, naamoy ko yung bango ng ulam, ma. Sigurado ako, ubus yan mamaya. Sana nga, anak, para mabilis tayo makaipon. Pagkahatid mo sa akin sa ninang mo, saan ang lakad mo, anak? Ah, pupunta ako kila Marisol. Ihatid ko lang tong racket kong designs. Tapos, dadaan ako ng ospital. Pupuntahan ko si Attorney Marquez. Nabanggit ko kasi sa staff nila na may kilala si David sa Singapore na marunong mag-access ng mga online storage. Pero, hihingi muna daw kami ng permiso sa asawa ni Attorney. Nako, anak, hindi ba parang hacking yung gagawin nyo yan? Ma, hindi. Wala naman kami nanakawin eh. Kaya nga, tatanungin muna namin yung asawa ni Attorney kung okay sa kanya.
I-re-retrieve lang naman namin yung files na sana na-save nga doon ni Attorney Marquez. Gia, hindi ba kayo natatakot? Hindi, ma. Ang dapat na matakot ay yung may kasalanan. Dahil sila ang may dapat pagbayaran. Biktima ako. Biktima tayo. Kaya dapat maging matapang tayo dahil may karapatan tayo. Ang tapang nga. Anak sila kayang mga may interes sa kayamanan. Kanyang din katapang? Hindi ko alam, ma. Basta, hindi naman to para sa mana o sa yaman ni Papa. Dahil kung sino man ang may kagagawan ng pagkawala ng original will, may kinalaman din yun sa pagkamatay ni Papa. Madalas nga, nararamdaman ko nakasama pa rin natin si Papa eh. Hindi ko maipaliwanag pero parang oo eh. Ako rin anak, siguro nga hindi pa niya tayo maiwan-iwan hanggang hindi pa naaayos itong lahat. Totoo kaya yung ganun, ma? Or sabi-sabi lang? Hindi ko alam. Pero Gia, sana nga totoo. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na matanggap na wala na siya at hindi na siya babalik. Ma, kasama pa rin naman tayo eh. Ito lang yung panghahawakan ko. Napakatibay na nun, hindi ba? Halika na nga, magkakaiyakan pa tayo. Sorry kung galit ka pa rin sa akin. Gusto ko lang naman malaman yung totoo para alam ko yung pinaglalaban ko. Kung ako nga pumatay kay Adam, anong gagawin mo? Ilalaglag mo rin ako para makulong? Ma. Ma, hindi. Hindi kita ilalaglag. Ipaglalaban kita. Kahit anong mangyari. Ikaw na lang yung natitira sa akin. Hindi ko hayaang mawala ka sa akin. Magkakampi tayo hanggang huli. Ang dami lang mga questions sa utak ko ngayon. I just need you to tell me the truth. Sa lahat ng mga sinabi mo, ano dun yung totoo? Sa nangyari nung gabi na yun? Sinundo ko ang papa mo sa opisina. Dahil gusto ko sabay kami pumunta ng party. Ayokong magkakutob yung mga tao na hiwalay na kami. Madilim na yung buong floor. Dumiretso ako sa office ng papa ko. Nadatnan ko ang papa ko na sa floor. Puro dugo. Halos hindi na kumikilos. Nakita ko yung baril. Antin lang malapit sa kanya. Humingi ako ng tulong. Isip na baka siya yung murderer. Bumalik ako sa loob ng opisina. Kinuha ko yung barel. Sinundan ko siya.
Pero hindi siya uminto. Hinabol ko siya. Hindi ko alam kung babae o lalaki. Basta lumabas siya sa fire exit. Hinabol ko pa rin siya hanggang pababa. Basta alam ko nakaitim siya. Lucy! Ano ginagawa mo rito? Ano nangyari? Ikaw ang ginagawa mo rito! Pareho kami may hawak ng baril ni Kai. Pero si Kai ang nagpaputok ng gatilyo yun. Sigurado ako dun. So, totoo kayo mga sinasabi ni Tita Kai na nakihabol lang siya? Na may pangatlong tao pa dun sa insidente na yun? Nakasabwat ni Kai. O isinama lang ni Kai para isagawa yung krimen. Pero nakita lang nung guard si Tita Kai. Kung ano, tatanggapin ko na lang yun na ganun? Eh, paano kung nalingat yung guard? Kung umalis siya ng post, nag-cellphone, nag-CR. Dana, hindi lang naman iisang exit. Sa buong Dragon Empire Building, we have 4 major entrances and exits. Nakita ko sa video, kitang-kita ko na ako may hawak ng murder weapon. Gawin ko? Ang bilis ng mga pangyayari, basta alam ko walang pwedeng makakita ng video na yun. Dahil madalas, kung sino may hawak ng murder weapon, siya ang primary suspect, hindi ba? Kaya binaklas ko yung hard drive. Itinago ko. Habot pababa ng hagdanan, bakit si Tita Kay pa rin yung tinuturo mo dun sa investigator? At porkit ba't nasa likod ko si Kay? Hindi na siya ang bumaril kay Adam? Eh, may yung hard drive. Bakit mo pinlanta dun? Then I swear on my life, hindi ako nagplanta ng hard drive sa bahay nila, Kay. Minalik ako kinabukasan yung hard drive ko sa kutinago, pero wala na yung dun. Dalawa lang ang naisip kung pwedeng kumuha noon yung investigador na nag-imbestiga nung magdamag doon o yung murderer na nung nilockdown ng building, nakapagtago doon sa loob. I mean, Mama, that's possible. With 15 floors, posibleng hindi makita yun ang investigador. Ang laki-laki ng Dragon Empire. Nawala yung murder weapon tapos ipinlanta sa office ko nung walang fingerprints, ha? Tapos, yung hard drive naman, nakita na ipinlanta sa bahay nila Gia at Kai with my fingerprints. By the same person? O ng dalawang taong kasabot sa kasong ito. O may fingerprints ko yon. Siyempre, hinawakan ko eh. Pero hindi ko winasak yung hard drive. Itinago ko yun. Buong-buo yun. Matinig ko sino man ang gumawa nito. Planadong-planado yung gagawin. Malinis na malinis. So, baka pinlanta nila dun kay Gia, pero yung totoo, ikaw talaga yung gusto nilang ipitin. Oo. Pero may isa pa akong problema. Isa lang ang lumitaw na hard drive. Ibig sabihin yung isang nawawala pa rin. Na posibleng lumabas anytime soon. At dahil doon, mas lalo kang ididiin. Pero hindi siya magtatagumpay kung sino man siya, hayop siya.
Amanda kaya? Pero bakit naman niya itatago ang isang bagay na napaka-importante? Timing. Baka naghahanap sila ng tamang timing. Alam ko, wala namang matinding kagalit ang Papa. Noong time na yun, hindi rin alam ni Auntie Lucy ang laman ng will na hindi siya ang main beneficiary. Posible. Si Attorney Marquez na nga nagsabi, nag-send sa kanya ng photo si Adam ng handwritten will. Ilang minuto bago namatay si Adam. So kung sino man na nagpunta ron, ang pakay talaga kunin ang original will. Wala nang iba. Hindi. Paano kaya kung si Auntie Lucy ma, sinundo niya lang si Papa sa office para pumunta na ng party. Nakita niya dun yung will. Nabasa niya, nagalit. Siguro dun niya nabaril si Papa. Posible din, pero anak, sa totoo lang nag-aalaman ako dyan. Kasi kahit sobrang salbahe ni Lucy, mahal man si Adam. Eh, paano kung aksidente? Come on, Jefferson. Sabihin mo na lang kasi sa akin kung talagang interesado kang bilhin ng Dragon Empire. Eh, kasi kanina mo pa ako pinaiikot-ikot. Natural, iinit talaga ang ulo ko, paulit-ulit tayo. And let me just remind you, I'm not for sale. Wait, what? What do you mean, magsasign? Sold? Oh my God, so magsasign ka na mamaya sa lunch meeting natin? Oh my God, okay, sige, sige. Okay, I will bring all the paperworks. Okay, it's all here with me. Yes, oo. So, yes, nag-sign na majority ng board members. So, wala talaga kasabit-sabit yung sale na to. Yes. I assure you, yes, majority of the board members already signed for the go signal. Okay, so let's just have lunch with our lawyers to finalize everything. Oh my God, Jefferson, you're heaven sent. Thank you so much. I'll call you later, okay? Okay, bye. Yes. Ma'am, hindi lang po. Saan mo nakuha to? May nabibigay sa labas. Umalis na nga pagkabigay sa akin. Namumukha niyo pa ba? Naku, kuya. Hindi ho eh. Naka-hood tsaka naka-mask. Salamat po. Hello, ma. Guess what? Jefferson has decided to push through with the sale. Wala na tayong problema. Yeah, okay, sige. I'll call you later. Bye. Ah, finally. What's this? Beauty Express? This is not it. Dom? Dom! Oh my God. Matagal na daw siyang hindi bumabalik dun eh. Si Harry, anong balita?
Sinubukan kong tawagan at i-message sa cellphone niya, pero wala eh. Walang sagot. Andun pa yung mga gamit niya. Pero hindi pa rin daw bumabalik eh. Sunod-sunod ang pagsubok. Si Harry, si Adam, ang Will. Hindi ko na alam pa nung uunahin. Kay, lahat yan may solusyon. Hintayin mo na lang. Padating na yun. Simon, pasensya ka na. Hindi kita mapapatuloy, ha? Nakikitira lang kami dito eh. Wala pa yung may-ari ng bahay. Wala, huwag maintindihan yun. Yung hard drive nga pala dun sa lumang tinutuluyan namin? Ay, inaayos pa. Meron kasing parte na inire-retrieve pa eh. Pero tingnan natin. Baka may bagong direction ibigay ito sa investigasyon namin. Ate Gia, nakarating na ba sa'yo yung balita? Nagkakagulo daw sa Dragon Empire. Nagkakagulo? Bakit? Ang hinahanap nating last will ni Papa. Lumitaw na. Ano? Paano? Sino nakatanggap? Kanino nang galing? Nagkagulo ang empleyado ng Dragon Empire Builders nang may namudmod ang maraming kopya ng matagal nang pinaghahanap na last will and testament ng yumaong presidente na si Adam Wong. Parang dahan-dahan lang po ito. Ah? Oh, hindi na lang po na malalang yan. Okay. Ako na, ako na, ako na, ako na. Thank you. Wala pa. Good morning, Mother. Good morning. Come in. Oh my goodness. Ano ba ang circus ito nangyayari, ha? Were you able to get hold of that copy? Yes, Madam. Miss Dana immediately sent it to us. Oh, so, what's the plan kung meron man? Meron, Madam. I-discuss namin sa inyo sa sasakyan, Madam. Okay, so, what about my exit papers? All clear. Pagpiansa na ba? All clear, Madam. Pwede ka nang lumabas. Anytime. That's good. Ma'am, 180 over 120. Matas po yung bidding yung kado. Nako, I don't care anymore. Kaya ko na ito. I'd rather die fighting kesa... Ako, nakanganga ako dito. Sa loob. Let's go. Oh, investigator. Ano nang balita sa murder? Anong petsa na? Kaya pa ba? Pwede. Naglabas na ng memo. Ban na po kayo dito. Ikaw, ikaw, ikaw at ikaw. Pasensya na po kayo. Guard, bakit ayaw mo kami papasukin? Eh may malaking problema na ka na kailangan linawin namin kay Dana Wong. Lumabas na ang kopya ng Last Will and Testament. Hindi ba kayo nababahala? Mas pinoprotektahan niyo yung mali. Nangloloko na yung sila Dana Wong. Sige na. Guard! Mom, excuse me. What is happening here? Ano to? Rally? Bawal dito yun, ha? Manong, tumawag ko ng mga polis. Ipadampot pa silang lahat. Hoy, baka ikaw padampot. Magnanakaw ka ng mana na may mana. You don't even want to face the proof. What proof are you talking about? This is your proof? Your cheap move, huh? Kahit magpa-confetti ka pa dyan ng kopya, this doesn't prove anything. Now, get out of my way. Hoy! What? Bastos ka! Bitiwan! Ow! Mo ang anak ko kung gusto mo pang mabuhay. Mga palengker of 2020! Ganito na lang ba ang gusto ninyo? O pwede naman tayong pumasok sa loob para ayusin ito ng maayos na maayos? O since nandito na rin lang naman kayo, pag-usapan natin ito. Andito ang lawyer namin to shed some light on the matter. O halina kayo mga nasa dilim. Kahit saan ninyo dalhin, this will not stand in court. Attorney, yan mismo ang binasa sa amin ni Attorney Marquez. Parehong-pareho.
Totoo yan. Kung buhay si Sir Manny, yan din po yung sasabihin niya. Pinirmahan na yan ni Adam Wong. So pwede nyo naman ipacheck ang handwriting kung pareho, di ba? Ang galing na mag-edit ng mga tao ngayon. Minsan, better than the original. Maring signature na Adam ito, na ipinatong lang sa will. Yung thumb mark will not stand in court either. This is a photocopy. Kahit kanino nyo ipa-analyze, walang may po-prove that this came from an original copy. Look, smudge ang edges at hindi clear ang lines ng thumb mark. So, ibig mong sabihin? Walang magagawa ito. I suggest na kumuha kayo ng sarili yung mga abogado. Ipa-analyze ninyo ng kanya-kanya itong mga lumabas na kopya, to be fair. But I'm telling you, wala pa rin kakapuntahan. Okay na? Nasayang lang ang excitement ninyo. Anyway, Dana and I are business tycoons, meaning we are busy making money, unlike you, na nakaabang at nakangangalang sa mamalahin. Hindi kami ganyan. Hustisya ni Papa ang hinahanap namin dito. Kung gusto mo, sa'yo na yung mana ko. Sure! Gustong gusto! Akin naman talaga yun eh. Pinaghirapan ko yun. Now, kung hindi niyo mamasamain, magsilayas na kayo. At kung sino man ay may pakanaan ito, whoever you are, nakakatawa. Sakit umasa, no? Sakit-sakit. Dana, ilabas yun na yung original will na ninakaw at tinago nyo para tapos na yung usapan na to. Nambibintang ka? Ano pa nga ba? Ikaw. Kayo lang naman talaga ni Dana ang pinakamalakas na motibo para itago at iwala ang kopya ni Adam. Bakit naman namin itatago yun? Dahil naglalaro ka? Dahil may gusto kayong palabasin o protektahan ng ibang tao? Wala kaming pinoprotektahan. Nawawala ang original copy ng will na binigay ni Papa ka-Attorney Marquez few minutes bago siya pinatay. Ibig sabihin, may nakasalisi. Kinuha ang original copy ng will. At ngayon, hindi niya ito mailabas. Dahil posibleng magiging suspect siya sa nangyari ko. Good point, Gia. But it doesn't change the fact that you, and especially you, are mga oportunista. Breaking news! Mag-end of the world na, wala pa rin ang will. Hindi ba? Amanda Del Mundo? Excuse me, pinagbibintangan mo ba ako? Maybe yes, maybe not. Depende kung anong dating sa'yo nun. Naintindihan mo ba yung kabobohan na sinasabi mo? Ikaw kala mo magaling ka magsalita, na matalino ka, pero may utak din kami. Magaling ka lang manindak. Wala kaming motibo para itago ang will ni Adam. Ikaw lang. True. Bakit namin itatago ang will na lahat kami makikinabang? Merong may motibo para mawala ang will. Malamang kayong dalawa yun. Merong man may motibo para mawala ang will. Malamang kayong dalawa yun. At kayo lang ang pwedeng magalit na matindi kay Papa dahil sa laman ng will na yun. Alam niyo, ang pagkakamatay ni Papa, maaaring hindi sinadya. Posibleng aksidente, dala ng matinding galit. Wow, Gia, ang galing-galing mo. Sobrang creative ng imagination mo. O, ngayon nagpabibo ka na, pwede na kayong umuwi. Kasi busy pa kami. Ang dami-dami niyong sinasabi. But at the end of the day, wala. Wala pa rin ang will. At uuwi na naman kayong luhaan. Lalo ka na, Gia, na mukha ka rin palang pera, no? Ayan. Dana Wong, Lucy Wong, dated today, permado. Attorney kayo ng bahalang gawin ni ganyan. Ako si Gia Wong, anak at tagapagmana ni Adam Wong, ay nagsusuko ng lahat o namang parte ng mana na iniwan sa akin ng aking ama.
na hustisya lang ang mahalaga sa akin para kay Papa at hindi ang pera ninyo. Teka naman. Stop.